Ang ating guest ngayon ay ang mag-asawang nangarap at nagtiwala sa Panginoon. Kaya naman ngayon ay nai-enjoy na nila ang mga pagpapalang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. At sa hapong ito ay sama-sama nating alamin ang kanilang kwento. Pinakikilala na po namin sa inyo, let's welcome Dexter and Corito Ocampo. Welcome, Dexter and Corito. Yes, welcome po sa inyong mag-asawa. Welcome po sa OnQ TV. Okay, thank you po. Thank you for welcoming us into your home. Inviting us yes. to be a part of your show. Itong inyong glamoroso mansion. Yes. Yes, welcome po sa OnQ. At ipapasalamat kami, kami pinalakan nyo sa aming panyaya para kayo maging aming guest dito po sa aming OnQ TV. Kami po yung dapat magpasalamat for having us a part of your show. And thank you for the invitation na maging part kami. Yes, at napakaganda na yung bahay. Glamoroso po, mansion. Yes, and, kamusta po kayo bilang mag-asawa? Ito po, sa katulad ng normal na tao, marami rin pong pinagdadaanan. Yes. Ang maganda po, kasama namin si Lord sa pinagdadaanan po namin. But by the grace of God, magkasama pa rin po kami for 29 years of our marriage. Yes, paano kayo nagsimula sa inyong love story? Dahil po sa piso. Piso? Yes. Pwede bang ilan yun? No, kasi no, before, dun sa way back, probably in the 90s, sa Las Piñas kasi walang, yung ibang parts doon, walang PLDT, walang telepono. And yung ibang katabi namin subdivision, may telepono. So para magkaroon kami ng communication, kailangan magbayad ng piso. Nagkataon po na nandun ako sa may basketball court, si Dexter na naglalaro ng basketball. Eh wala po akong dalang kahit anong pera. I needed to call somebody na mabilisan. Eh yung friend namin kakilala si Dexter. So nilapitan po siya para umutang ng piso. So doon po nagsimula yung aming so dami po nung lalapitan. Friendship. Ako po yung nilapitan nila. So anong reaction mo, Dexter, nang nilapitan ka? Ako naman po, kasi nakikita ko na po siya kasi isang lugar lang po kami. So nandun na po yung crush na... Wow. So, yun nga lang, yung agwat namin o yung status namin that time, parang malayo. Assumptionista yan lasalista. Ako naman po yung normal na mag-aaral lang. So medyo hirap akong lumapit sa kanya especially. So within the subdivision lang, pag may basketball, may volleyball. So dahil maliit lang sa division, doon lang nakikita. So nabigyan lang talaga ako ng pagkakataon doon sa piso na yon. So doon na nag-start na nakapag-usap. First time ko siya makausap and then nagkaroon na ako ng chance na pagka may reason na ako para pumunta sa kanila kasi maniningil ako ng piso. Parang pala yan, kahit konting pagtingin. Sa piso lang po. Nabanggit mo kanina crush eh. Sino ba nagkaroon ng crush? Sino nauna? I-misses mo ikaw? Ang alam ko po siya eh. Parang hindi naman po ganun. Okay, punta naman po tayo sa business side bilang... alam ko, magka-partner din kayo sa negosyo at bibihira yung husband and wife team sa negosyo. So, paano kayo nagsimula na right away naging magka-team kayo sa negosyo? Una po kasi nagtatrabaho lang po ako sa McDonald's. Nang nabigyan po ng opportunity na magkaroon ng business, kasi po siya yung nag-work sa isang advertising firm. Nag-open si Lord ng opportunity for us na magkaroon ng sarili. Pero that time, nahirapan ako mag-decide kasi hindi ko alam kung igigibag ko yung work ko because at least kahit paano may monthly income or magte-take risk kami na mag-business. Noong time po na yun, masyado pa kaming bata eh. Working student pa lang ako. So, ang hirap po siyang pag-isipan mabuti or mag-decide agad. So, ang nangyari lang po, nabigyan lang po talaga ng opportunity ni Lord na mag-start kami ng isang transaksyon na may order siya sa client niya na kinukuha namin yung order sa Hong Kong. So, sabi ko, sige, bigyan natin subukan natin. So, bumabiyahe po kami ng Hong Kong dun sa mga streamers and ito po yung makikita niyo na ng mga pull-up system
na doon kami nag-start na using the original pull-up system na kinukuha namin sa Hong Kong. Tapos ang printing din po is sa Hong Kong din po. Ano ba yan? Parang mga tarpaulin ba yan? Yung tarpaulin po. Pero yung quality kasi niya is better yung quality talaga before sa Hong Kong. So talagang even the printing doon namin kinukuha. So even kahit mga 10 pieces or 15 pieces lang yung order, bumabiyahe kami. So doon po nag-start, tapos nabe-bless lang din po kami ng tao na tumutulong kasi noong time na yun, wala kami pampunan po talaga eh. Pangkain lang yung pera namin, kulang pa eh. So pag kami mga project, total ano naman siya, go project na siya. So pinapakita lang namin yung PO sa mga pwede naming hirawan. So nakakairam kami kahit papano, tapos binabayaran naman namin po agad yung pagka nagbayad na agad yung ano. Doon po nagsimula. Hanggang sa nagkaroon kami ng chance na magkaroon ng sariling office. Na kami lang din po yung workers, nag-start lang po ng may konting tao, driver, tsaka ahente. Tapos mabilis po, ang bilis po nung expansion. Kasi na-bless na rin po kami ng mga makina, printers. And yung opportunity na binigay ni Lord na sunod na trabaho talaga, grabe po. So kasikatan ng mga tarpaulins, ayun na po, kasabay na kami. Billboards, tarpaulins, even po wala pang eleksyon. So yung mga pang-pharma materials pa lang ng mga company, grabe na. So nag-work na ako, minsan nagpiprinting kami 1 month straight, non-stop, 2 months straight, non-stop. And then another blessing, in-expand ni Lord yung business, nagkaroon kami ng fabrications. So nag-start siya sa pull-up, printing, nagkaroon kami ng sariling printing, and then nagkaroon po ng fabrication. So dumami na rin po yung hawak na empleyado hanggang sa nagkaroon po ng malalaking setup. Hanggang sa yung another blessing is events na po. So ito na yung totoong laban, events na all package na from the design, printing, fabrication, setup, ingress, egress. So package na po siya. So yun po yung story nung business na binigay ni Lord sa amin. Pero kung babalikan namin, hindi ko rin po alam kung kaya ko siyang ulitin kasi talagang in God's plan nakalatag na po talaga. So may error man kaming magawa, tuloy-tuloy pa rin po yung business. So po, paano ang role ninyo? Kasi alam namin team up kayo eh. So sa mga decision ba, you support each other o meron ding mga challenges dun sa decision-making process? Bali, Pastor, ako po kasi sa sales and marketing and siya yung sa production. Actually, I think in any business naman, yung dalawang department na yun ang palaging nagka-clash. What more sa amin pong mag-asawa? Kaya para dun sa pagiging challenge, I think the number one challenge po para sa amin is palagi kami nagka-clash. Since mag-asawa kami, familiarity, madalas yung pagkatalo namin sa opisina, nadadala na rin yan pagdating sa bahay. So, iyon yung number one challenge namin kasi palaging in decisions namin, palaging opposite. I don't know. Palagi lang namin sinasabi, by the grace of God, magkasama pa rin kami for 29 years despite the fact na talagang palagi po kami nagtatalo at nag-aaway dahil nga iisa lang yung business namin. Pero ang tingin ko na yung pagtatalo ninyo, para kasing opposite personalities kayo. Yes. So somehow, kailangan nyo yung isa't isa eh. Para kayong complementary eh. So, paano nyo, at the end of the day, paano ninyo nare-resolve yun? Yung mga differences na yun? Yung clash naman po, kumbaga on a business side, kung di kami mag-asawa, yung clash naman po is the normal clash ng production and sales marketing head. So parang batuhan lang din naman po yun ng opinion o ng idea niya. Pero end of the day, siya magdi-decision sa sales team niya, ako naman magdi-decision sa production team ko. So sa akin, it's a healthy conversation that time. Yun nga, siyempre, andun po yung bata kami. So siyempre, parang tampuhan, ganito, ganyan. So parang feeling mo, away, pero in a normal business, it's part naman po siya nung na-handle po because ang kagina, mag-asawa po kami. So end of the day, meron kaming common laging pag-uusapan in business. So that time, parang very thankful na rin po ako niyan kasi meron kaming common na pwedeng pag-usapan. Mag-usap mga kami on a dinner, lunch,
yung pag-usapan namin parang very useful sa amin kasi business naman po namin yun. Yun nga lang, may time talagang stressful kasi parang wala na kaming bukang bibig that time, kundi business, business, business. So, pero yun kasi yung binigay ni Lord sa amin na gift eh. So ngayon, ang ginagawa na lang po namin is, syempre, i-manage po siya ng tama. May proper time for business, may proper time sa time namin. Yun po yung wino-workout namin talaga na maging maayos po isa amin. Yes, bukod sa pag-manage ng time, syempre, ipag-manage naman ang finances. Lalo sa panahon ng pandemic. Paano niyo po ginagawa po yun? Kasi yun po yung pinakamahirap. Dahil po, kung ang background po kasi namin is sales and marketing and then production. So that time, hindi po problema yung finance, yung budget. Kasi super yung blessing ni Lord, binigay eh. So pag kami project kami, kailangan kami bumili machine, ipambili. Yung ngayon pandemic. Yung ngayon pong pandemic talaga, dahil nga sa history namin, hindi kami magaling sa finance on how to handle yung pera ng kampanya. So mahirap po sa amin talaga. Hindi katulad po yung personal lang, yung pangkain namin, so basic, madali lang po. Pero sa business side, mahirap po. Ang nangyari lang po, nag-rely lang po talaga kami Lord, kay Lord. So nung pagpasok pa ng pandemic, parang ako naglagay lang ako ng guidelines na if ever talagang gusto niyang isarado yung company, sabi ko lang sa family ko, willing akong i-give up yung isang lote and i-give up yung isang sasakyan. Kung talagang mag-give up na yan, ibig sabihin, yun na yung sign na let go na natin yung business. In God's grace po, wala po kaming nabibenta na lote or any gadget or any properties para to sustain. Pero hindi din po maganda yung finance status namin right now. Pero ang pinanghawakan ko lang po na blessing na binigay niya sa amin, siya yung nag-handle po nung finance namin for 2 years. Kasi alam ko pong labas lahat po yun eh, dahil hindi po ako nagpa-stop ng pasok sa mga empleyado ko. So automatically, kung titignan niya siya ang finance side, hindi talaga po aabot yung perang hawak lang namin for 2 years. Pero pag binabalikan po namin, nakatayo pa rin po yung kumpanya, nandun pa rin po yung resources, may kumpanya pa rin po kami pwedeng i-handle, and at the same time, ang pinakamalaking blessing, kumpleto pa po kami as family. Yes, grabe. Siyempre, during na kayo ay nagninegosyo, kalakasan talaga, di ba? Ini-imagine ko yung mga negosyo, ito yung nasa mga world trade, di ba? Sa mga events, yung mga store. Exhibits. Okay, siyempre, gaya na sinabi nyo, sobrang busy kayo kasi kayong dalawang kasawa. Regarding naman sa inyo mga anak, paano nyo sila na-manage? Sa sobrang nung time po na nag-start kami, ang style namin, hindi naman po kami Chinese, unless siya po may blood lang po. Pero ang naging setup po namin, parang bahay office po eh. So, si Kurito po, yung laging nasa labas kasi siya po yung sales. So, pagkagising sa umaga, dress up na siya kasi kailangan na siya bumiyay sa Makati. Client calls. Balik niyan, gabi na. Pagka may mga setup na kailangan siya doon, usually mag-stay siya sa ano. So, nung time po na yon, tulong kami. So, most of the time, ako po yung nasa bahay kasi ako yung nasa production. So, dual responsibility na ako. So, pagdating ng mga anak ko, alaga na. Pero siya po, naka-prepare na siya. Bago siya umalis ng bahay, prepare na yung food namin. Kukunin ko na lang sa kaldero, iyahaan ko na lang. So, yun po yung naging team up namin that time to manage yung mga anak namin. Wow, galing naman doon, ha? Talaga naman kayo. Saka Filipino, yun nga, yung naging setup namin ever since we started the business. Bahay namin, itaas, yung ibaba, andun yung business. So, hindi naging mahirap sa amin dahil yung mga anak namin, very masyadong malapit, hindi malayo yung opisina namin. Kaya nasanay na rin kami na bahay, office, yung setup namin. So, sa akin po, nakita ko po yung advantage niya na magkakasama kami kasi pag may mga setup kami, noong time na yun, wala naman kami panggala eh. Pero nangyari, nakakarating kami sa ibang-ibang lugar, Palawan, because may business, and then bit-bit ko yung mga anak ko. Business with pleasure. Although, maybe many other businessmen would disagree doon sa setup namin. Pero sa amin kasi, nag-work naman siya eh. And yung priority namin talaga is for our family na maging intact. Despite the fact na, of course, merong hindi kami nagkakasundo. And as I mentioned, marami nga nagsasabi na mahirap katrabaho ang kapamilya. Para sa amin, I think yun na yung talaga yung
tinitibok ng puso namin eh. Yung kaming pamilya ang magkakasama doon sa negosyo. So kasi po kung titignan ninyo, siya yung nag-start ng business. So parang ang dating sa amin, good starter siya eh. So ako naman po, ako yung the usual, laging maririnig niya, proseso, sistema. So to maintain naman po yung support, yung business. So parang yung pagka yung pag-tag team namin, parang complete package na mag-start siya ng business and then ako na pong bahala kung paano ko siya itutuloy or i-maintain. So katulad po nangyari dun sa ideas beyond limits namin na business. Yes, nag-usap tayo kanina tungkol sa mga buhay niyo ay yung values. Pwede bang i-impise sa amin yung values na naratunan ng anak ko rin? So before pandemic po, in-offer ko yung business namin kay Lord. Kasi that time, parang kahit na pag tinignan nyo, nag-grow yung company, nagkaroon kami ng properties. Pero parang pag chine-check ko yung heart ko, may empty na siya. So yun yung naramdaman ko that time. So naka-encounter din po ako ng anxiety depression on that. Kasi parang, what's next? Narating ko to, what's next? Ano na, nagkaroon ako ng family. Mawawala rin naman sila, mag-aasawa rin, paano na. So, ang pinaka greatest blessing ko po itong pandemic is yung values talaga. Kasi bago po mag-pandemic, nung in-offer ko kay Lord yung business, nagpadala siya talaga, maraming tao na tumulong. So, na-restructure namin yung company. So, for ilang years na nakatayo yung Ideas Beyond Limits, wala po kaming purpose mission. So, survival mode. Nung binigay sa amin yun, we need income. So, kailangan kami magtrabaho. So, that time, kahit Sunday, trabaho. Pag may problema, magdadasal. Pero pag okay na, makakalimutan na magdasal. Pag may time, mag-service. Pag walang time, di magsa-service. So, that time, marami siya challenges pinakita niya. So, yung Sunday talagang binibab namin. Hindi kami nag-work na ng Sunday. And then, ito na, dumating na yung time na nabigay sa amin yung opportunity na ayusin namin yung company, na nabuo namin yung purpose mission namin as a company and as a family. So, yun po yung naging stepping stone ko na magtuloy ulit sa buhay, magtuloy ulit po ano man yung nasimulan namin. So, nagkaroon po kami ng purpose na we are God's channel of blessing that change people's lives for the better. So, yun na rin po kami before, pero hindi lang siya talaga na-formalize, hindi siya nakasulat. So nangyari, it always triggered the emotion, yung sa decision namin, it always magbe-base kami sa emotion namin that time. Kung okay, may benta, masaya. Pag wala, ito na, clash na, ganyan, nasisihan na, ganyan. Hindi katulad pag may purpose ka, kahit madapa ka, you have a reason para tumayo ka. Hindi aayaw. Meron kang binabalikan. Para cement, mag-center ka ulit doon sa focus mo, which is our purpose. So yung values po, nakita ko, yun yung pinipili namin matransfer na. Kasi eventually kami, pwedeng mawala, pero gusto namin yung business o yung purpose na binigay namin sa family will remain. So regardless kung anong business yung gagawin nila, the purpose will remain. So yun yung nakita ko doon sa dalawa ko pong anak itong pandemic. Kasi syempre, alam niyo na, pandemic, basta importante kumita. Pero yun po yung iniiwasan na namin kasi ayaw na namin na magkaroon ng income because may opportunity dahil may kailangan kumita. So yun yung nakita ko sa anak ko, kila Dwayne, kila Stephanie, na they value ko ano yung sinimulan namin. So, kami, yun yung kasalanan na namin na nag-start kami. We compromise. Siyempre, minsan may mga deals na medyo kailangan ng ganito, may under the table or something like that. Yun na yung nawala. And nabigay na test yun sa anak ko, na tinanong ko siya, sabi ko, Dwayne, naintakbo natin yung values natin. Kasi kung babalikan natin, baka sabihin ng empleyado, pag-challenge blessing kayo, pero pagdating ng panahon, wala naman, pagka-crucial na ito na. So sabi ng anak ko, Papa, meron ako isang transaksyon, humingi ng cut yung anak nung may-ari mismo nung kausap niya na company. Hindi niya ginaran. So doon pa lang, parang biggest achievement ko na yun na nakita ko sa anak ko na kahit na nakikita niya na problema ka sa pera, yung values pa rin.
yun pa rin sa akin, ako yun yung biggest achievement ko, matransfer ko sa kanila yung values. Just like any other couple and any other businesses that were hard hit by the pandemic. Siyempre, lahat yan nakalatag na, pati yung mga, siguro may loans kayo dahil normal naman yan. Was there a time that because the pandemic came and everything was put on hold kasi may lockdown, so on, paralyzed ang operation. Did it ever occur into your mind to give up at some point? At paano nyo, I know, I'm talking now about your faith, at paano ninyo ito naisalba? So, Pastor, marami pong time na talagang as tao, gi-give up ka na talaga eh. And then, especially kung siyempre, nape-pressure na rin si wife. As a man, diba? As a wife, I think in most cases naman sa mga babae, kami yung unang nagiging anxious, nagwo-worry when it comes to finances. So, between the two of us, kasi nasanay po ako, because I was the one handling the sales and marketing, nasanay ako na may pumapasok na income. And for the past 2 years, zero. As in, zero income, negative pa. To the point na lahat ng resources po namin sa office nagamit na. Yun, sinabi rin ni Pastor Alex na nag-loan na din kami para lang to sustain yung office. So, ito na yung pumapasok na po yung nagkakaroon ako ng fear. So, pag nagkakaroon po ako ng gano'n yung fear, si Dexter at yung dalawang anak, at saka yung, actually lima po kami sa Core Valley, saka si Jeff, isa naming partner, sila yung nag-remind sa akin about my faith. So, sinasabi nila sa akin, bakit ka nagtatakot? Diba, in-offer na natin yung negosyo na yan kay Lord. And, trial lang to, hindi pababayaan ni Lord. Hindi niya tayo pababayaan. Because wala namang business si Lord na pinabayaan. Yeah. And especially yun na in-offer na namin kung ano yung meron kami sa kanya. Yes, hindi kami kasing glamoroso during the hype of our business days. But then, still thankful because for more than 2 years ng COVID, ni isa sa aming apat, wala pong tinamaan ng sakit. We're in good health and nakakakain pa rin po kami more than 3 times a day kung tutuusin. May mga sacrifices because mayroon ka mga gustong bilhin na hindi mo mabili, diba? Pero hanggang doon lang eh. Still, magkakasama pa rin po kaming apat na family. Na-enjoy pa rin namin kung ano yung meron kami na place. Meron kami place dito sa Tagaytay. From time to time, may mga pumupunta pa rin sa aming mga kamag-anak, mga friends to join us, diba? Para ma-relax. So, simple things ngayon, mas na-appreciate. Mas na-appreciate namin. I believe meron kayong bagong magandang development sa inyong negosyo. O bagong nangyayari ngayon, Pastor, yes, yung dun sa Ideas Beyond Limits, yung dun sa advertising company namin, we're gone. But then, God is opening new doors for new businesses aside from IBM. So, yun yung ang maganda pa nito because when we started IBL, parang biglaan. Hindi naman kami talagang nag-uusap as husband and wife. Hindi namin pinagpaplanuhan. Unlike now, yung mga pumapasok na mga negosyo, talagang lahat ng decision making, hindi decision lang ni Corito yan eh. Decision lang ni Dexter. Kung hindi, it's a joint decision between husband and wife already. And I think yun yung isa sa pinakamagandang development na nangyayari ngayon sa business. Though it's a, pwedeng masabing it's a startup business, pero I believe, naniniwala ako na hindi yan pababayaan ni Lord, kundi mas palalagoin ni Lord yung mga business na yan because it's a joint force decision between us as husband and wife. So, yun po yung pastor yung sinasabi niyo ng test of faith. So, actually, until today, yung business
marami kang possible na pwede mong gawin business eh. Pero ang tanong lang, kung yun yung business na gusto na gusto ni Lord na gawin. Not like before, yung IDSB and limits, doon niya kami nilink, yun talaga. Pero kung may, that time, kung may option, hindi, ako hindi ko yun forte. Pero dahil gift niya yun, natutunan namin, tinuruan niya sa amin. So ito po, during the pandemic, nandun po yung IDSB and limits. Pero ang pagandahan po, during the pandemic, nadagdagan pa ako ng business. Hindi man talaga maganda yung profit nung tinayo namin, pero doon namin nasimulan yung El Curito. Nagkaroon kami ng papa.ph na logistic errands company. Na kung tutusin, parang during the pandemic, parang ano pa bang business sa pwede namin gawin, hirap pa. Pero doon pa kami na blessed kasi yun yung time na nagkaroon kami ng oras para asikasuhin namin yung El Curito, yung chili paste, na matagal yun ng ingredients. Kami-kami lang naman ang tumitikim yun. Hanggang sa ngayon, na-brand na siya. Dumaan siya sa tamang proseso pa paano gawin yung business startup. Kasi dati, pagka-business, sige, basta tanggap na, basta kumita, gano'n na. So ngayon, ang ginagawa namin is structurize para may transfer, magka ma-duplicate. Kasi not like before, yung ideas ben limits, discarte lang ni Curito eh. So, pero syempre, ang hirap i-duplicate kasi discarte niya yun. Hindi ko mapwedeng yung discarte niya, hindi maging discarte ng ahente. So, iba yung charm niya, iba naman yung charm mo. So, ngayon, mas tinuturo sa amin ni Lord, i-structurize mo siya. Kasi kung gusto mo siya i-transfer sa anak mo, at least, may proseso, may sistema. So, Philip, kanina ay pinag-uusapan natin yung mga mechanics nung business na kung paano sa kanilang pagtutulungan ay na-resolve nila ito no sa tulong ni God. Pero ngayon, merong mas malalim na isi-share sila. At palagay ko bilang mga mag-asawa, kabilang dito yung the right communication para sa mga mag-asawa, because sometimes katulad nung example nila, yung business decision nag-overflow sa bahay eh. So nandiyan yung mga conflicts because of yung parang napahiya ka sa ganun, parang feeling mo na reject ka, parang yung self-worth mo tinamaan. So pwede niyo bang i-share sa amin na yung how you handled all these emotions, no? With regards to your struggles and conflicts sa mag-asawa na nagsimula rin doon sa inyong negosyo. Ano ang palagay ninyo yung pinaka turning point? But of course you have also to tell us kung paano lumala yung inyong sitwasyon. Lumala po siya because connected pa rin po sa pandemic na finance, dahil nung nag-decision kami as team tuloy yung company. Siyempre, tuloy pa rin yung expenses. Naubos yung niloan namin, naubos. So, siyempre, si Curito, nandun siya sa dapat hindi na tinuloy. So, may konting sise, may konting ganito. Siyempre, nag-worry na siya. Halo-halo na eh. So, dinidil na rin siya that time ni Lord talaga eh. So, ako naman, siyempre, ando pa rin yung faith ko. Pero, siyempre, because yung partner mo nagda-doubt na, ang nangyari, parang ikaw minsan, nagda-doubt ka na rin. So, siyempre, as team kayo eh. So, 1 month po nun, hindi niya na ako kinakausap. So, magmi-meeting kami dyan. Gagawin ko, yung partner ko, kasi minsan, bigla siyang magme-message in the middle of the night, mga 2 o'clock, 3 o'clock, sa accounting, gito, ganyan. So, pagka ganun, alam ko, medyo nag-worry na siya, lalo na pagpadating ng 15:30, babayarin, yung pasweldo, amilyar, o government payments, o lahat na. So mabigat talaga po kasi hindi naman siya barya lang eh. So mabigat yung sa finance talaga. And ang pinag-usapan namin, yung pinaghirapan namin, yung matagal na panahon na pinag-ipunan namin, pinaghirapan namin. And every day, dahil lang doon sa desisyon na ituloy namin yung company, pwedeng lahat mawala. I guess, ano rin, Pastor, lumala because we don't have yung communication. Hindi kami magkaroon ng maayos na pag-uusap. Halimbawa, mag-start siya na makipag-converse sa akin ng maayos, pero I don't know why at the end of that conversation, ang nagiging ending is argument.
talagang away. Hindi lang yung argument, yung kulang na lang eh magbatuhan na talaga kami. Ganong-ganong kasing intense ng pag-aaway. So yung siguro yung pinakamalala na experience namin itong pandemic is more than a month na hindi kami nag-uusap as husband and wife. As in, natutulog kami sa isang kwarto, magkatabi kami sa kama, pero magkatalikod kami matulog. Literal, para kaming mga strangers na mapapanood nyo sa movies. Na dumarating yung mga anak namin, bibisita sa amin. Kakusapin namin sila as normal, pero ramdam eh, kahit na hindi namin pinapaalam sa mga anak namin na meron kaming tension, alam na nila yon. Kasi kinasanayan na rin nila. Lumaki sila na ganun din yung sitwasyon namin na palagi kaming nag-aaway. So sila parang dead man na lang. To the point na 28 and 27 years old na yung dalawa naming anak. Parang pangit man yung word, naging manhid na sila dun sa sitwasyon namin mag-asawa. Na palagi kaming may communication gap. So even if we want to discuss things, kahit simple, napakasimpleng bagay lang. Pagda-drive sa kotse, hindi po pwedeng paglabas namin ng kotse, hindi kami nagkikibuan kasi hindi kami palaging, hindi po pwedeng hindi kami nagtalo. So, yun talaga yung ano, yung prayer, ako personally yung prayer ko na, Lord, tulungan mo kaming ayusin namin, yung communication namin. Kasi bilang mag-asawa, gusto ko maging best friend ko siya. Supposedly, dapat best friend ko siya eh. Lahat ay pwede kong ikwento sa kanya, anything under the sun. Pero hindi ganun yung nangyayari. Kasi konting kwento or konti lang nasasabihin ko, ang tendency, pagdating sa kanya, iba yung understanding niya, umiinit agad yung ulo niya. So once na naramdaman ko na mainit na yung ulo niya, tatahimik na lang ako. Kasi ayoko nang lumala yung situation. Pero mali din eh. Kasi sabi nga ni Pastor, hindi pwedeng, yung minention nyo kanina na sa communication, pwedeng sinabi mo at hindi mo sinabi, eh, nakaka-apekto sa relasyon. So sa amin, it's more of ako personally, hindi ko sinasabi sa kanya. Kasi nga, ayokong lumala yung away namin. But because of doing that, hindi rin nare-resolve yung talagang tunay na problema. So ano ang naging turning point para nagkaroon ng restoration? Hindi ko kayo kilala, Pastor Alex and Pastora Judy. We only met you once during a church service. But then, during that time, I was already sick. Talagang nagsisig ako ng help kay Lord. Marami na rin counselors ang dumaan sa palad namin na mga pastor, marriage counselors na dumaan sa palad namin pero hindi pa rin kami naging maayos. So ako talaga sa puso ko, ang pinagpapray ko, Lord, ibigay niyo sa amin yung talagang tao or couple na makakatulong para sa marriage namin. Yes. And during that time, talagang seeking na po ako. Yes. I sent a message, very casual message to Pastora Judy and asked her if you do marriage counseling. And she said yes. She said yes. Tapos, nag-set kami ng date. Of course, ako lang yun. Hindi ko sinasabi sa kanya kasi hindi nga kami nag-uusap eh. And then, nag-set na kami ng date ni Pastora Judy. But then, yun talagang kalaban, ano yung kanya eh. Pipigilan niya yung alam niya na makakabuti para sa amin sa works ni Lord. During that day, umulan ng malakas na supposedly pupunta na sila Pastor Alex. Morning, I message si Pastora Judy, Pastora, baka gusto niyo i-postpone na lang natin yan, i-cancel na lang natin yung pagpunta niyo dito kasi malakas yung ulan. But ang totoo po nun, parang ako personally, ayoko na sanang ituloy yung counseling na yon kasi feeling ko baka another waste of time sa amin, another nakakahiya kanila Pastor Alex na papupuntahin namin sila dito. So I was expecting na hindi na sila tutuloy. Pero nag-message pa rin si Sister Judy na, Sis,
after na shooting namin dito sa Tagaytay, pupunta pa rin kami dyan. Dadaan lang kami ni Pastor Alex. Yun na po, hindi kami nag-uusap ni Dex, nagulat na lang din siya na nandiyan na sila Pastor Alex. Dumating sila Pastora. And that day po, ano na, medyo malala na siya. Kasi for one, hindi kami nag-uusap. Ano lang, para lang yung walang argument. Mm-mm. So ano na lang ako, passive na lang ako muna. And then, pero yung the whole month naman na yun, kausap ko lagi yung partner ko, si Jeff. Siya kasi rin dati yung nag... kahit pa paano may kausap ako na Christian din. So the usual, sasabihin niya, oh, ganito kaya, pasensya ka lang muna, itindi mo lang muna. Hanggang sa siyempre, sabi ko, hanggang kailan? Sabi ko, mapupuno rin naman ako. That day, talagang siguro, talagang nag-provoke na rin yung kalaban. Na meron, bisag, once lang siya nagsalita, hindi pa maganda yung sinabi niya. Yun na. Ano na ako? Flare up. Flare up na ako. Kagandaan ng that time, nandito yung kapatid niya. Pagpasok ko sa room, iwas na lang ako po sa room. Sumunod naman siya. So kinausap niya ako. And then paglabas ko, bigla niya sinabi, oh, papunta na sila Pastor Alex. So sabi ko, that time parang kasi naman po, ano eh, una, tinanggap ko na may problem kami. Hindi namin kayang ayusin on our own. So, tinanggap ko na kailangan kami mag-seek ng help. Yun nga lang, hindi namin alam kung paano namin ayusin. May tama siya, may tama ako. Nandun yung love, pero dinideny na lang siguro minsan dahil because of the situations. Nandun naman, kaso nga lang, mas matimbang na yung argument, mas matimbang na yung sitwasyon, because lalo na, finance yung pinag-uusapan. Pero sa akin, ano lang eh, alam ko, ito, ano lang, talagang dadaanan. Kasi since day one na in-offer ko yung business ko kay Lord, tinanggap ko na, sabi ko dun sa coach ko, sabi ko, mabigat ito. Tatlong responsibility kailangan kong ayusin. As a husband, as a father, as a president. Sabi ko, lahat yan. Parang ang bigat. Maayos ko yung dalawa, mag-fail ako sa isa, mukhang fail pa rin. Sabi ko, parang no way out ako dito. Sabi ko, wala bang other ways na pwede nating ayusin yung dapat ayusin? Sabi niya, kasi po, ang idea ko kung bakit ako nagpa-coach is for them, i-coach. Kasi gusto ko nung umexit dun sa business. Kasi nga, parang sabi ko, siguro para maayos yung relationship, mag-stop na kami na magkasama kami sa business. So, seeking na ako for another business, kung saan man ako dadalhin ni Lord. Pero talagang lahat ng pinatayo ko that time, sinashadow ni Lord. So, hindi ko alam kung bakit. Pero lahat ng pinuputap namin ng kami, medyo umu-okay. Yun nga lang, pagdating ng pag-aawayan. So, that time, sabi ko, ang bigat, tatlong responsibility. Paano ko ito gagawin? Mukhang mag-fail ako. Yun nga lang, nung tinanggap ko siya, sabi nung coach ko, sabi niya, Dex, wala sa Bible na ang mag-handle ng bread and butter ninyo, yung wife mo, regardless kung siya yung nagsimula. Ang bread and butter na business, kailangan head of the family. So talaga po, reverse role. So ngayon, siya yung talagang inaalalayan ko. Siyempre, nag-reverse ng role eh. So nahirapan siya tanggapin yung submission, yung ganyan. So talagang valid naman lahat nung idadain niya. Yun nga lang, siyempre ako, may other way akong dinadaanan din. So pareho kami binideal talaga ni Lord. So ang naging turning point po talaga, nung dumating si Pastor Alex sa amin, so two scenarios po yun. Di namin siya kilala. During the service sa Las Piñas, siya yung invited speaker ng pastor na bayo kong pastor. And then, all of a sudden, sabi ni Pastor Alex, hindi, alika kayong dalawa, pag-pray ko kayo. Tapos sabi ni, dinindanin ko, sabi ni Pastor Judy, Pastor Alex, huwag yan ang pag-pray mo. Ang ipag-pray mo sila, Dilith and Raymond. Sabi ni Pastor Alex, hindi, mukhang may sinasabi sa akin si Lord. That day po, hindi kami nag-uusap. And then, the whole scenario, yun yung sinabi ni Pastor Alex. So, nakusap kami, pero syempre, ano pa rin eh, para glimpse lang yun, konti lang, konting usap lang. So, the next day, ito na naman si kalaban. Hanggang sa nung nandito kami next day yun, dinig talaga kami doon, 1 month na walang usap. Hanggang that day, nagpumunta sila Pastor Alex ulit dito ng gabi, yun yung saving grace. Kung hindi namin sila siguro nakausap, malamang hindi kami nakikipag-usap sa inyo ngayon. So, may other story na nangyari. So, yun yung turning point na sinimplify lang naman ni Pastor eh. Yung lahat ng message na binigay sa amin ni Lord, parang confirmation lang lahat ng binigay sa amin ni Pastor Alex. And
kagandahan, because of the dealings, medyo alam na namin, yun nga na, hindi namin alam kung paano. So, to simplify everything, kami talaga, tarping dalawa talaga ang secret na para mag-ayos. Walang ibang tao na pwedeng mag-continuous ayusin, guide lang. So, sa amin, ginamit sila Pastor Alex na malaking guide sa amin, sila Pastor Alex at si Pastor Judy na ayusin namin, ito yung message ni Lord. Gagamitin kami ni Lord na maka-inspire din ng couple na dumadaan din sa ganitong sitwasyon. Hindi man kami perfect pa, working in progress kami, na willing kami. So, nandun po yung seeking talaga kami kay Lord kung ano yung gusto niyang pagawa sa amin. And nandun yung acceptance. And then, binaba namin yung pride. Kasi pwede naman that day, sabihin ko kay Pastor Alex, wrong timing, Pastor, pwedeng next day na lang. Pero that time, kahit na mainit yung ulo ko, nag-clash kami, sinurrender ko na lang din kay Lord. And then, malaking help yung nandito sila tapos pinag-pray nila kami. Kasi when they came here, it was just the second time that we met each other. So, actually, kung titingnan natin, mahirap para sa isang couple na i-disclose mo agad kung ano yung problema ninyong mag-asawa. Pero during that time, wala na. Parang, hindi ko na inisip na mahiya pa sa kanila. Talagang sinabi ko na to the point na sinabi ko pa na naghahanap na ako ng lawyer na pwede ako mag-file ng annulment. Nandun na ako sa point na gusto ko na talaga makipag-annul kasi 29 years na kaming kasal and yet para sa akin, hindi na ako masaya. Yun naman palagi hinanaing ng couple. Yung hindi na ako masaya, 29 years na tayo, pero yet, bakit palaging ending natin, palagi tayong nag-aaway, palagi tayong nagtatalo. So ako, hindi na talaga ako masaya, gusto ko na maging masaya. So parang thinking ko, para maging masaya ako, eh, makipaghiwalay na ako sa kanya. But then, sobrang galing ni Lord, hindi niya hinayaan. Ginamit pa rin talaga niya sila, Pastor Alex, si Pastor Judy, na maging instrument na hindi kami maghiwalay. So, up to now naman, we're in a working progress kami. But then I may say, ang laki na ng in-improve ng relationship namin. So, marami po rin yung nakakausap na tumutulong talaga. Yes. Yung prayer, sila Didit, sila Pastor Raymond. Yes. So, marami siyang ginamit talaga. Yun nga lang, nabigay talaga kila Pastor Alex yung timing that day. Talagang yun po yung nakita kong turning point. Yung araw po na yun na ayusin talaga namin yung relationship. Actually, hindi naman na kayang ayusin that day. Pero at least yun po yung babalikan namin. Ginamit kasi hindi po siya scripted, hindi siya wala eh. Parang talagang wala ba sa atin, parang bigla na lang binaksak dito. Knowing din kasi po yung personality ni Dexter, hindi siya basta-basta nag-open. Ako po yung mas vocal. Si Dexter hindi. But then, natuwa ako because nakita ko na with si Dexter with Pastor Alex. Nung una po, medyo, siyempre, naiyan naman ako kay Pastor celebrity si Pastor. Sino lang ba naman ako. Pero, yun nga, nakita ko naman on how Pastor handle naman yung situations. Very simple lang din naman. So, nangyari, hindi na bumibigat yung pakiramdam ko. So, sasabihin niya kung mali yung gagawin ko, tama yung gagawin ko. At talagang magtataka ka lang because lahat ng sinasabi ni Pastor, as if he knows us. Yun. Eh, hindi naman namin siya kilala, hindi naman kami nagkukwento sa kanya. Pero pag kinakausap niya kami, parang matagal na niya kami kilala. Bato, alam ba niya matagal na rin kami may problema, mag-asawa. Sobrang galingan ni Lord. Ginamit niya talaga si Pastor Alex. Okay, so ako naman, naniniwala ako na pinadala kami ni Lord sa inyo sapagkat lahat naman yan, glory to God eh. Si God din ang nagbigay ng discernment sa akin para sa kanila. Naniniwala ako na yung destiny nila, no, gagamitin sila ni Lord kaya sinisira sila ng kaaway. So it took just one day for them to really forgive with all their heart each other. And it is in the acceptance, nandun yung resolution and the surrender to the Lord. So, Jolito and Dexter, thank you so much sa pagpapa-unlock sa interview na ito. At I'm very sure, Philip, maraming natutunan ang ating manonood sa mag-asawang ito na kahit ano man ang struggle, ang challenges,
Ang importante, yung marriage nila, siya pa rin ang iibabaw. So, yes. Thank you once again. Thank you for sharing your time with us. Thank you.